Pag sinabi hong may mga protector, may mga patron, eto hong managpapapuslit ng mga bagay tulad ho ng mga produkto sa agrikultura, eh, hindi ho pwedeng sumayaw ang Department of Agriculture nang walang kapares ho, no? Hindi, parang tango. It takes two to tango. Ibig sabihin ho yan, para may isa katuparan mo ang maitim na balakin, yun ho pagpapapuslit or pag-smuggle or isang bagay na gusto ho natin sabihin dito, kinakailangan, may kasapakat ka. Ang lahat ho ng mga permit na nanggagaling ho yan, pagdating ho, pagpapasok, sa mga industriya ho, tulad ho ng itong Department of Agriculture, Agriculture Industry. Industriya ho, mga boss. Ngayon, eto na ho ang pinag-uusapan natin kahapon. Nakatutok pa rin ho tayo dahil ito ho yung mga magsasakang pinag-uusapan ho natin dito, apektado. Hindi lang ho magsasaka, bagkos ang buong bansa ho natin, mga bossing. Hindi lang ho dyan. Yun hong buwis na dapat napupunta sa kaban ng bayan, hindi ho nakikita kasi, alam nyo, technical smuggling. Economic sabotage ho yan eh. Pagsasabotahe ho sa ekonomiya sa pamamagitan ho ng bilyong-bilyong piso na hindi ho napapasok sa kaban ng bayan dahil lamang dito sa mga putok sa buhong pendehong mga nagpapapuslit na mga produkto partikular sa Department of Agriculture. Sabi ho ni Senator Soto, nasa balita ho to, top officials ho ng mga Department of Agriculture at sa Bureau of Customs, sila ho'y nasa listahan ho ng mga pinaghihinalang smuggler protector sa pamamagitan ho ng agri-fishery products. At hindi lang ho itong 667.5 million, maliit lang ho ito, bilyones ho na mapupuslit dito, mga bossing. Sinumitira ho ito ho ni itong listahan na to ni Senator Tito Soto dito ho kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. base ho sa report ho ng National Intelligence Coordinating Council or NICA. Sinumiti ho to sa public hearing ho ng Senate Committee on the Whole. Ngayon, sa Senado ho kasi itong report na to, ito ho'y nauugnay ho sa, ito'y sabihin na natin, may problema dahil patuloy ho ang pagpapapuslit, smuggling ho ng agricultural products, at ito raw ho ay sinisisi failure of fully digitization or digitalizing inspection process. Ako ho naniniwala na sa panahon ho ngayon, we're using digital technology. Ang digital technology na papadali ho dahil nasa digital society ho tayo ngayon. Digital economy na rin, digital taxation na ho tayo. Kaya dapat ho, ang digitalize or digitization ng ating sistema ay importante. Alam niyo ba bakit? Itinuturo ho rito. Naka-digital dapat. Alam niyo mga boss, ito ho, no? Ang kawawa ho rito, hindi lang ho yung mga magsasaka na lagi nating sinasabing ay mga nagsasaka ho, ito ho yung mga mangingisdang nagsasaka ho, mga ayan ho sila. Sinasaka ho nila yung mga karagatan ho natin para mapakain ho tayo ng mga isda na yan, sariling sikap. Hindi ho yan yung mga galing ho sa mga malaking fishing trawlers na pinupuslit ho sa atin. Eh, hindi lang ho dyan sa mga fisher folks, pati ho yung mga nagtatanim ng mga palay, nag-aani dyan, agriculture products, mga gulay, mga purutas na yan. Kuminsan, pati ho yung mga meat products ho na pinupuslit, ini-smuggle ho sa atin. Alam nyo, ito ho mga bagay na dapat maintindihan ni Juan de la Cruz. Matagal na ho sinasabi lagi ng iba dyan sa mga industry ho ng commerce at and trade and commerce and industry at iba-ibang industriya na ang gusto ho nila talaga ma-digitalize. Digitalizing itong sistema ho papasok sa customs. Alam nyo bakit? Well, una sa lahat, bago ho tayo magbigay ng importation permit sa sino mang gustong mag-import sa pamamagitan ng ating Department of Agriculture. Sa Department of Agriculture, ayan ho, either kukuha ho tayo, ito ho yung mga bagay na binibigyan din ho ng importation para ho to mitigate supplyan ng kakulangan kung may pagkukulang or darating yung sinasabing pagkukulang na mga isda, bigas man yan, o gulay man yan. Kaya alam mga boss,
Di ako naniniwala rito, ay kumikita rito yung mga binibigyan ng permit na nakakuha ho sa DA. Yung mga importation permit na yan, galing ho sa Department of Agriculture. Halimbawa, si Juan de la Cruz pumunta ng Department of Agriculture, kumatok doon at sinasabi niya, ako'y isang importer, kinakailangan natin i-import dito dahil kulang tayo rito sa bansa. Can you imagine that? Naniniwala ba kayo? Kukulangin tayo rito? May marami tayong magsasaka ngayon. Pati pa naman yung isda. Smuggling, agri-fishery. Pati ba naman mga galunggong ini-smuggle yan? Nakikita niyo mga magulunggong na mga matataba na yan? Natatalo ho rin yan ng mga lilit natin mga mangingisda? Yung mga fisher folks? Pati ba naman yan nagtatanim ng mga gulay? Natatalo ho dyan kasi yung mga importer na to, makakakuha ho sila ng importation permit sa DA at bibigyan ho sila ng importation permit na meron hong volume lamang. Halimbawa, 100. Example lang to, no? 100 metric tons. Yan hong nasa importation permit ho nila yan. Kaya lang, misdeclared, underdeclared, ang gagawin ho nila, tataasan ho. May kunting, medyo ugnayan sa DA. Gagamit ho sila ng importation permit. Ibibigay ho nila, nakalagay lang dyan kung ilan lang yung volume. Pagdating ho sa customs, bahala na kayo sa customs, ayusin na lang natin yan. Paano ho inaayos sa customs yan, mga boss? Well, susobrahan. Palulusutin yan. Ang problema ho kasi, kung tayo ho'y nag-i-complain ng mga smuggler ho sa customs, ay yun hong nagpapapuslit. Ang mga smuggler ho rito actually, yung mga importer eh. Hindi naman ito pinupuslit ng walang alam yung ating gobyerno. Ay, may importation permit. May DA ho eh. Tulad ho ng mga sibuyas, bawang, prutas, carrots, so mga pati ba naman galunggong, pati ba naman isda. Yung malalaki ho mga barko, mga trawlers na yan, sila ho nagdi-deliver para ho gawing sardinas. Kunyari. Tapos, example ho to, ito yung old system ho noong araw pa. No? Kasi kami sa Bitag, kabisado ho namin kung paano ho ini-smuggle yung mga isda na ho yan. Halimbawa ho, itong mga isdang galunggong, kung tawagin ng araw Japayuki, Chinese galunggong, matataba, ala namang lasa. Hindi ka pareho ng mga galunggong natin maliliit, malasa pag pinarito ho natin. Ano? Kakagutom tuloy ngayong umaga. Ano? Pag pinarito ho, galunggong, may manamis-namis pa yan. Tapos may lasa. Alam nyo, malilit na galunggong. Iba ho yung galunggong na malaki na parang akala mo mackerel ang dating. Galing China ho yan. Isa trawler ho yan. Nung araw ho to. Ito ho yung sistema ginagawa namin sa Bitag. Nung araw, nahuhuli ho natin dyan ho sa Navotas Fishport na malaking mga container, refrigerator container van na puro ho isda yan. Nakalagay na sa boxes na ho sila. 5 kilos. Puro galunggong, naka-frozen na ho yan. Saan ho galing yan? Sa mga salaot ho yan, malalaking barko. Although, meron namang permit ho para dun sa mga specialty fish na makikita mo sa mga 5-star hotel. Eh, yung hong mga, pwede naman ho kasi mag-import ho ng nung araw, ano, pwedeng gawin diretso sa cannery para gawing sardinas. Ngayon, sa halip na pumunta ng cannery, na pupunta ho, dinadivert, papunta ho dyan sa mga storage facilities. Yung mga malalaking storage facilities sa planta, doon, frozen na sila. Ngayon, hindi sa cannery, hindi ginagawang sardinas, pinupuslit, binebenta sa mga palengke, kaya kawawa yung malilit natin ng mga mangingisda. Noon ho to, nahuhuli ho sila kasi una, may tatanga-tanga kasi sa DA noon. Pagdating dyan, binibigyan ng permit, kaya lang may problema rin ho. Hindi lang ho pwedeng sisihin ho yung customs kasi kuminsan may mga malaking trawlers sa laot, galing China man yan, kung saan man galing yan, sasalubungin ng another trawler ho, tapos ililipat yung mga isda, tapos supposedly, para ho doon sa cannery sana yan, pag sa sardinas, napupunta doon ho sa Navotas Fishport. Nung araw ho yan. Tapos, paano napupunta roon? Abay, nilalagay ho sila ng malaking storage facility. Parang ice plant doon. Tapos ibinebenta. O, smuggling na ho yun. Malalaking kumpanya ho involved noon. Kilala ho mga kumpanya na yon.
pagtitingnan mo, meron silang importation permit. Pero sinobrahan ho nila. May ugnayan ho eh. Eh, medyo natutulog sa pansitan ho yung sabi ho ng DA that time sa amin, nag-imbestigay sa Bitag, eh kasi natutulog, eh, nakikita naman ng Philippine Navy dapat yan eh, sa laot. O nakikita ng Philippine Coast Guard. Eh alam nang gagawin ng Philippine Coast Guard, eh hindi naman sila nati-check ng mga importation permit unless nakikipag-ugnayan ang ating Bureau of Customs. Iba, marami ho, yun ang sinasabing technical smuggling. Kawawa ho mga magsasaka. Kinikwento ho natin sa inyo, bakit ho sinasabing agri-fishery. Agricultural ho yan, pero fishery. Ngayon, iba naman ho yung mga gulay. Ngayon, paano ho ba? Ito'y simple, malaman kayo, nagagalit ho si BBM. Kaya ito hong dahilan kung bakit sinabi ho ni the incoming President Bongbong Marcos Jr. na ako muna ang magiging DA Secretary. Well and good. Dala na ho, itong tao na to, disente ho to eh. Hindi siya marunong magalit. Hindi ho siya nagmumura. Hindi ho siya palamura. Disente ho eh. Kahit ho binabanatan mo, marunong ho siya mabwisit galit pero hindi niya pinakikita. Pero pupulong niya ho. Kaya nasabi ho ni Soto, Tito Soto, buwisit galit sa nangyari, smuggling. Ano hong ginagawa ni BBM ngayon? Kaya o sige ako muna.